Yun pong first time lang ako makita. Pwede po mamakilala. Yung first time, first time. Sige nga po. Kayo-kayo ding lahat. Ibig sabihin, hindi kayo nanonood lahat sa Channel 7? Hindi ka nanonood doon, ma'am? Ah, nanonood ka. Hindi mo ako nakikita doon? My beloved. Hindi, joke lang, joke lang. O, pakilala ko lang po sarili ko, Fidel Perez po. Taga dyan po ako sa Bay, dito po sa Laguna. Ang background ko, tricycle driver. May tricycle driver po ba rito? Si sir, saan ka nabiyay, sir? Dito po sa Kalamba. Asawa ng tricycle driver. Meron po ba kaming guest na gano'n? Ah, si ma'am. Saan po nabiyahe, Mr. Mo, ma'am? Sa Maya pa? Ah, sa bayan ng Kalamba. Okay. Ako po ay tricycle driver po dati. 10 years akong tricycle driver po dyan sa Bay. Kumikita ako doon ng 150 pesos isang araw. Pag malakas ang biyahe, umabot ako ng 200. Nung ako nagta-tricycle, di kami nakakapag-grocery ng asawa ko. Bakit kaya, ma'am? Kulang. Sa totoo lang, yung biyahe ko po maghapon, hindi ko yung sinusulit sa asawa ko. Ang gagawin ko, bago ako umuwi ng bahay, ako nang mamimili. Bigas, ulam, kape, asukal, sabon, toothpaste, shampoo. Halos lahat po yon tingi-tingi lang, sachet-sachet. Kaya kinabukasan, hindi pwedeng hindi bibiyahe ulit. Bakit kaya po, mami? Wala na namang kakapihin. Sachet-sachet lang binibili kong kape nung araw. Meron kaming dalawang anak. Ilan po anak niyo, ma'am? Isa lang. Meron po kaming dalawang anak. Nagpupunta din naman kami sa Jollibee. Malapit po sa Los Baños kami doon, no? Kaya lang, kung pumunta kami sa Jollibee, yung dalawang anak lang namin ang kumakain. Kaming mag-asawa, nagkukwentuhan lang kami sa lamesa. Kasi hindi namin kayang umorder ng apat na order na Jollibee. Noon po yun. Pag may handaan ng pamilya namin, may anniversary, may reunion, hanapin mo ako. Nasa likod bahay ako noon. Ano ginagawa ko doon? Katulong ako pagkakatay ng baboy. Ako yung tagagatong ng sinaing at lahat ng uhugasan, ako yon. Hugas ang kaserola, hugas ang talyase, hugas ang kaldero. Bakit ko ginagawa yon? Kasi wala po akong perang pangambag, kaya ang iniambag ko, servisyo ko na lang. Nangyayari din po ba sa iba yon? Yun po ang buhay ko dati nung ako tricycle driver pa. Kaya lang, napasama po ako dito sa programa ng Vita Plus. Naku, may magandang nangyari sa akin. Alam niyo po ba kung anong maganda nangyari sa akin? Hindi nyo pa alam, nakakapag-grocery na po kami ngayon. Masarap palang magtulak ng pushcart sa grocery store. Yan. Yan po yung nagagawa namin ngayon na hindi po namin nagagawa dati. Alam nyo ba ngayon, iba na kaming mag-grocery? Alam mo kung paano, mami? Lahat ng gusto ko, pwede na. Gusto ko yan, lagay ako sa pushcart. Gusto ko ito, gusto ko yon. Kayo po, paano kayo nag-grocery ngayon? Gusto ko yan, ayoko pala niyan. Gusto ko to, ayoko pala nito. Pag nakita mo yung presyo, binabalik mo sa lalagyan. Tama? Subukan mo, nakadampot pa ng Yakult ang anak mo, ano sabi mo sa anak mo? Masama sa'yo yan. Kasi hindi kasama sa budget mo yun. Nangyayari yun? Yes. O, noon, ganoon. Pero ngayon po, nagbago ng buhay namin. Para mas maintindihan nyo po yung kinukwento ko, o, ito po yung nangyari sa akin. Papakita ko sa inyo. Ito po ako dati at ito ang aking tricycle. Butas ang bubong, butas ang flooring. Hinihingan po ako dito, 600 sa bubong, 600 sa flooring para maparepair. Hindi ko yan may pagawa. Kasi ang kinikita, hindi totoong kasya, pinagkakasya lang. Kaya para magpagawa po nito, wala akong budget para dyan. Pero nung makasama ako sa programa, sabi ko may magandang nangyari, di po ba? Ano maganda nangyari sa akin? Bukod sa nakakapag-grocery na ako, ito po maganda nangyari. Yung tricycle ko na yan, pinalitan ko na nito. XRM. Yan. Motor. Ang good news, ito po binili ha, hindi ito hulugan. Maraming may ganito ngayon, hulugan. Pagkatapos ng isang taon, hindi mo na makita. Nasaan na, sir? Nabatakan ka na, sir? Hindi pa naman. Ito, hanggang ngayon, nasa akin to, ha? Tapos, unti-unti, gumaganda ang negosyo namin. Ito, sinunod ko. Yan. Bumili ako ng kotse. Second hand lang. Pwede na din? Oo. Oh, alam nyo ba, nung makabili ako ng kotse na yan, feeling ko, guwapong-guwapo na ako. Nakakagwapo pala pag may kotse ka. Hindi, antapang ko na. Lahat ng makakwentuhan ko, Vita Plus na lang kinukwento ko. Pag ganun pala nangyayari, mas malaking kinikita. Alam nyo ba itong kotse ko na yan? Pinalitan ko pa. Ito, pinalit ko. Bumili ako ng top of the line na Honda City 2009 model. Oh, sosyal na, no? Nung makabili ako ng kotse na yan, yung mga dating hindi naniniwala, unti-unti, naniniwala na sila. Ba, nakita nila, tricycle driver, nagkabago ng kotse. Nakaipon ako ng mahigit 1 million sa bangko kasi mas malaki ng kinikita. Kung may 1 million ka ngayon, ma'am, anong bibilihin mo? Bahay at lupa. Ako po, meron akong biniling property dito sa Kalamba. Pamilyar kayo sa Barangay La Mesa? Bumili po ako dyan ng 6-door apartment. Oh.
Ang halaga po nito ay 1.1 million. Nung binili ko yan, buo na, apartment na siya. May mga umuupa na nga eh. Yung mga umuupa, alam nyo maganda, sinama na namin sa bentahan. Binili ko na silang lahat eh. Hindi po, sa akin na sila umuupa ngayon. 2,500 ang isang kwarto. Anim na kwarto, magkano isang buwan? 15,000. Pwede na extra income? Oo naman, hindi po ba? Tapos nagpagawa ako ng shop. Bumili ako ng 11 units na computer. May computer shop ako ngayon. Ang kapital ko dito, 400,000 naman. Pwede na din? Tapos yung kotse ko, pag Wednesday, hindi ko yun mailuwas kasi coding ako pag Wednesday. Social ako, naglabas ako ng bago. Ito. Yan. Bukod doon sa aking bagong kotse, meron po akong Toyota Grandia ngayon. Ito ang dala kong sasakyan. Nandun sa likod nakapark kanina. Ewan ko lang kung nandun pa hanggang ngayon. Sana nandun pa naman. So nangyari po yung lahat ng yan, 6 na taon kong ginagawa ang negosyo. Palagay nyo po ba okay ng resulta to sa 6 na taon? Oo naman, hindi po ba? O, yan ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Ang maganda, pakikinggan mo lang. Pag na-interest po kayo dito, pwede nyong gawin po ito part-time. So, hindi namin pala ihingin sa inyo, kung ikaw ma-interest, umalis ka sa ginagawa mo. Hindi po, ma'am. Ito ay isasabay mo lang. Okay po ba sa inyo yun? Pangsabay-sabay lang sa ginagawa mo dati. Ang maganda po dito, part-time mong gagawin, pwede kayong kumita weekly. Every Friday po ang kitaan, nakapangalan po sa iyo yung cheque kung gagawin mo ng tama ang negosyo. So kung every Friday po pala to, bigyan kita ng 3,000 isang linggo. Pwede na sa iyo, ma'am? Ayaw mo pa? Pwede na yun. 12,000 isang buwan, malaki, di po ba? Sa iyo, ma'am, 2,000 isang linggo, ma'am. Pwede na rin, extra income. 8,000 isang buwan yun, malaki pa din. Sa iyo, mami, 1,000 isang linggo, extra income, pwede na din? 10,000 gusto mo? Ang lupit mo naman. Hindi, extra income lang naman, hindi po ba? O yung 1,000 mo per week, apat na Friday yon, 4,000 yon. Pambayad mo na sa kuryente. Baka pati tubig mo nga, nabayaran mo na rin, hindi po ba? O di yung dating binabayad mo doon, masesave mo na ngayon. Ito naman po ang kinikita ko sa Vita Plus linggo-linggo. I-share ko lang po sa inyo, ha? Ito po ay kinita ko ng month ng January 2012 po to, ha? January 2012, ito po ang kinita ko. Unang Friday po ng January, date po nito, January 6. Extra income ang pinag-uusapan. 91,416, 1 week. Pwede na? Pangkape-kape man lang, pwede na sa'yo, ma'am? Alam mo bang pag ganito kadami, binili mo ng kape, 2 buwan na, hindi ka pa natutulog? Sa dami mong nilaklak na kape. Hindi ba? 1 week po yan, ha? After 7 days, ito po kinita ko. Kumita ako ng 88,000. Net po yan, ha? 7 days po ulit, 91,000. After 7 days ulit, 86,000. Ang kinita ko ng January, 367,000 net income. Alam nyo, maganda doon. Tricycle driver lang po ako dati. Hindi po ako katulad ni Doc. High school graduate lang po ako. Pero binibigyan ako ng kumpanya mahigit 300,000 isang buwan. Alam nyo bang maraming professional sa labas hindi kayang kitain ang kinikita ko ngayon dito? Naniniwala kayo? Totoo yan. Ang maganda, tuloy-tuloy kami. Ito po yung aking February. Unang Friday, 87,000. After 7 days, 84,000. 7 days ulit, 102,000. After 7 days ulit, 99,000. Ang kinita ko ng February, 372,000 net income. Grabe, no? Tapos, ito po yung aking March. Unang Friday, 103. After 7 days, 106. After 7 days ulit, 106. Alam niyo po ba na kung empleyado ka ngayon, kumikita ka ng 10,000 isang buwan. Itong 106 ko, isang taon mo yan. Totoo? O sa Vita Plus, 1 linggo ko na lang. After 7 days, kumita ako ng 99,000. Nagkataon yung March, 5 ang Friday. Yung huling Friday, 104,000. Ang kinita ko ng March, 520,000 net income. Grabe, no? Kaya lang. Siyempre, nagdududa. Bakit? Ay, photocopy lang naman. Pentel pen pa nga ang sulat. Nagdududa po ba yung iba? Para hindi po kayo magduda, ito po yung aking live check. Ito po ay cheque ko ng 2 buwan. Ito po ay April at saka May. Ma'am, malinaw po yung antipara mo, ma'am. Ayan. Ito po yung aking cheque. Pakita ko lang po kay ma'am, ha? Ma'am, ito po. Anong pangalan? Fidel Perez. Ako po yan. Anong date po nito, ma'am? April 6, anong okasyon po yon?
Biyernes Santo yun eh. Imagine ninyo, Biyernes Santo, may cheque kami dito. Magkano cheque ko, ma'am? 22,000, isang linggo. Bukod po sa akin, sinali ko yung pamangkin ko. Dito po, pwede mong isali pamilya mo. Mamaya po, matuturo natin yun, ha? Yung pamangkin ko po, magkano ang cheque, ma'am? 15,000. Yung asawa ko po, magkano ang cheque, ma'am? 57,000. Ang total po niyan, 95,000 isang linggo lang. Pwede na yon? Pwede na, no? Kaya lang ang good news, every week daw eh. O, ito po, ma'am, ha? Ito po yung aking isang linggo. Ang sumunod na linggo ko po dyan, ito po ay 59,000. Tatlong cheque din po yan, ma'am. Ang kasunod po niyan, ito po yung cheque namin, 102,000. Tatlong cheque ulit po yan. Ang kasunod po niyan, yung huling Friday po ng May, ma'am, ito nakapangalan sa akin yan, di po ba? O, tatlo po yan. Ang total po niyan ay 100,000. Pag tinotal nyo po yung aking April pala, April hindi May, sorry ha. Pag tinotal nyo po yung cheque ko nung April, kumita po ako ng 356,000 net income. Pwede na yon? Ito po yung aking May. Unang Friday ng May, ma'am, anong date niyan? May 4. Ang total po niyan, 99,000 isang linggo. Ito po ang kasunod nun. Anong date, ma'am? May 11, ang total po niyan, 71,000 isang linggo. Kung duda po kayo, mamaya, papakita ko sa inyo to, ha? Pwede nyo pong i-check mamaya. Ang kasunod po niyan, ma'am, anong date, ma'am? May 18, ang cheque ko po ay 103,000 isang linggo ulit. Ito po yung last Friday ng May. Ma'am, ipuin mo nga to, ma'am. Yan, yan, yan. Pahi po lang, ma'am. Yan. Di ba mainit-init pa? Kakukuha ko lang nung Friday yan. Ang kita ko po nung May, ito po, May 25, 96,000 isang linggo. Ang kinita ko po nung buong month ko ng May, nasa 370,000. Pag pinagsama-sama nyo po itong aking cheque na to, yan. Ito po ay dalawang buwan, month ko ng May at saka April. Alam nyo kung magkano? 720,000 net income. Pwede na? Yan. Alam niyo ba nung ipaliwanag sa akin dati, sabi, pwede daw akong kumita ng 300,000 isang buwan. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam nung may 300,000 sa kamay? Sa totoo lang po, hindi pa ako nakahawak ng ganong kalaking pera. Ikaw, ma'am, nakahawak ka na nung ganon? Hindi pa din. Ako po, alam ko na pakiramdam. Lumampas pa nga, nasa 700 na hawak ko ngayon eh. Tatanong ko kay ma'am ngayon, ma'am, kumusta? Anong pakiramdam ng pinapaypayan ng 700,000, ma'am? Masarap ba? Hindi, joke lang. Baka po mainis yung iba. Pinakita ko po sa inyo, hindi para ipagyabang. Pinakita ko po sa inyo para ma-interest kayo. Kung sa isang tricycle driver na katulad ko, may magandang nangyayari dito sa programa, ano pong gawin mo? Try mo din pong pakinggan yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Ito naman po ay walang commitment. Pangako, wala pong pilitan. Pag hindi kayo na-interest, okay lang po yon. Wala naman kayong dinner lahat mamaya. Gutom ka pa naman, sayang. Hindi, joke lang. Pag di po kayo na-interest, huwag mong gawin. May dinner naman. Pero pag na-interest po kayo, pagtulungan natin. Sabay-sabay natin gagawin yung negosyo. Agree po ba kayo doon? Yes. Okay, sige nga. Sabi mo ngayon, o sige nga, Fidel, pag-usapan na natin. Paano ba sasali? Magkano ang pwedeng kitain? Sa Vita Plus po, kapag ikaw na-interest, pwede kang kumita ng 15,000 bawat araw per day. Kasya na sa'yo, sir? Ayaw mo din? Kano-ano mo ba siya? Ang pwede na, hindi po ba? 15,000 per day, 75,000 per week. O kung sanay po kayo sa buwanan, pwede kang kumita ng 300,000 kada buwan. Yan po yung pinakamalaki na pwede nyong kitain dito po sa Vita Plus. Kaya lang, lilinawin ko lang po. Hindi kayo sasali ngayon, bukas, nagti-300,000 ka na. Wala namang ganun. May kasama yung trabaho. Ang good news, ituturo namin sa inyo paano kayo kikita ng ganyan. Ang tanong mo ulit, paano kami sasali? Gusto nyo po ba malaman yon? Okay. Simple lang para makasali. Kailangan mo lang maging dealer ng Vita Plus. Magdi-dealer ka lang. Paano ka magiging dealer? Wala pong membership fee. Hindi namin kayo ihinga ng pera ngayon, bibigyan ka namin ng certificate, kasama ka na sa programa. Walang ganon. Para po maging dealer, ang gagawin mo, bibili ka lang ng produkto. Naintindihan nyo yon? Bibili lang. Kailangan mo lang bumili ng 12 boxes na Vita Plus. 12 kahon. Ang itsura po ng kahon natin, ipapakita ko po sa inyo, ito itsura ng kahon. Ayan, nakikita nyo po ito. Ang kahon na yan, ang laman, 20 sachet na Vita Plus. Ang itsura po ng sachet, ito. Sinabi ba ni Doc kung paano gagamitin to? Ah, hindi nyo narinig? Bubuksan ng sachet, itataktak sa bibig, magmumumog ka ng tubig. Ganun.
Hindi po, tinitimpla to sa isang basong tubig. Pwede sa mainit, pwede sa malamig, pwede pampapayat, pwede pampataba. Yun ma'am, sinabi kung paano. Ah, hindi. Para pumayat, iinom ka nito 1 hour before meal. Kung gusto mong tumaba, after meal ang inom. Naintindihan nyo? Huwag kayong magkakamali. May kasamahan kami rito. Gustong-gustong pumayat. Lumba-lumba na ngayon. Mali ang inom. Dapat tama. Okay. Ang isang sachet na to, ang halaga, 38.50. Tinitimpla sa isang basong tubig. Tanong, mahal po ba o mura? Mahal. Totoo naman, alam namin, mamamahalan talaga kayo. Bakit? Sanay ka sa ganitong sachet, ganito kalaki, 10 piso lang yon, tama? Tapos, isang litro titimplahin mo, ang dami niyong iinom. Pinakita sa'yo ngayon to, 38.50, isang basong tubig lang. Ikaw lang ang iinom, huwag mo siyang bibigyan. Kilala mo ba si sir? Ah, magkasama kayo. O di madamot ka nga, isipin mo, di mo bibigyan. Asawa mo yata. Ang totoo po, mura. Bakit nasabing mura, ha? Yung po bang limang gulay pinaliwanag kanina? Yes. Lahat daw ng benefits na makukuha nyo doon sa limang gulay, yun po yung laman itong Vita Plus na to. Kaya ito mura talaga sa halaga ng 38.50. Patutunayan ko pa sa inyo, mura po talaga to. Tanong, nanonood po ba kayo ng TV? Yes. Bakit? Wala kang oras. Yes, nanonood ng TV. Commercial muna tayo. Sabi ni John Lloyd, pag masakit ang ulo. Anong ingat? Bio-Jessic yun. Bio-Jessic. Si Manny Pacquiao, pag masakit ang muscle. Si Dolphy, pag masakit ang katawan. Si Agamol. Dolpinol. Dolpinal. Si Agamulak, pag may ubo. Solmio. Si Maricel, pag may plema. Lobiscol. Si Binoy, pag magagandahin ang liver. Boyabunda sa kidney. Chris Aquino, sa puso. Heart Evangelista, kapag complete. Si Juday, pag magpapasexy. Yung matandang pataras ang lakad pag masakit ang tuhod. Anong Planax? Arthro yun. Di ba Arthro yun? O, try natin. Bilihin natin sabay-sabay yung mga gamot na yan. Mahal, mura? Mahal. Totoo, hindi po ba? Yung kaya gamulak na lang nasa ubo, mahal na yun. Hindi ba? Subukan mong pagsabay-sabayin pa, mas mapapamahal ka. Good news, sa Vita Plus, totoong makakamura ka. May advantage pa nga eh. Pwede ba ma magpapasexy ka, iinom ka ng Arthro? Magmumukha kang tuhod nun. Siyempre, yung kay Juday ang iinumin mo. Pitrum yun, di po ba? Pero sa Vita Plus, pwedeng sabay. Habang nagpapasexy ka, pinagagaling ang sakit ng tuhod mo. Wag muna, ma'am, di pa tayo tapos eh. Habang nagpapasexy ka, pinagagaling ang sakit ng tuhod mo. Habang pinagagaling ang sakit ng tuhod mo, pinagagaling ang ubo mo, expectorant po ito. Habang pinagagaling pa ubo mo, pinakikinis ang kutis mo. Tingnan mo po ako. Hindi, joke lang, joke lang. O ngayon, para daw makasali, bibili ka ng 12 boxes. Ito po ang kahon. Ang halaga ng isang kahon, nakikita nyo kung magkano? 770 ang halaga ng isang kahon. I-multiply natin sa 12. Ibig sabihin, ang total na halaga pala ng ilalabas mo, 9,240. Ito po pala kailangan para maging dealer ka. Tanong, malaki po ba o maliit? Malaki. Malaki. Huwag ka mag-alala. Kung nalalakihan ka dito, mabait ang kumpanya. Nalakihan ka dyan. Meron po kaming promo. Okay? Para hindi ka magbayad ng ganito kalaki. Ang gawin mo, bilihin mo yung promo namin. Ang tawag sa aming promo ay Power Pack. Ano po ba yung Power Pack na yan? Isang bag po yan ng Vita Plus. Para makita po ng mga nasa huli, ito at itataas ko. Ito po ang itsura ng isang bag. Yan. Ang laman po ng bag na yan, 12 boxes, 12 kahon. Pero dahil Power Pack ang binili mo, hindi mo babayaran yung 12. Sa Power Pack na yan, ang babayaran, 10 boxes lang. Ilan ang laman ng isang bag? 12. Ibig sabihin, yung dalawa, binibigay na po sa'yo ng kumpanya. Free para sa'yo. Yung pala maganda. Kapag Power Pack ang binili mo, 10 lang ang babayaran, may libre kang dalawang kahon. O ngayon, 10,770. Magkano? 7,700 pesos. Tama. Ito po pala kailangan para maging dealer ka. Tanong, malaki po ba o maliit? Patay. Malaki pa rin? O sige, huwag ka mag-alala. Dahil mabay talaga kumpanya, kaya nga ako pinadala rito, magbibigay kami ng discount ngayon. Ngayon lang to, ha? Buti kayo nandito. Hindi na 9,240, hindi na 7,700. Gusto nyo po ba, bawasan pa natin dito? Yes, dahil mabait ang kumpanya, yung Power Pack na yan, bayaran mo na lang ng 7,699. Okay na po ba sa inyo? Parang galit pa kayo, ha? Magkano nga na discount mo?
Hindi totoo yun. Di ba may dalawang libre? Ang halaga ng bawat kahon, 770. Isama mo yung piso doon, nakatipid ka ng 1,541 pesos. Ito pala na discount mo. Tanong, tabla po ba kayo? Panalo. Yes, di ba ang ganda, wala kang talo? Bumili ka ng 10, binigyan ka namin ng 12, tubo ka na kagad ng dalawang kahon. Ang maganda, dealer ka na ng Vita Plus, kasama ka na sa programa. Nasusundan? Alam mo po ba na kapag ikaw ay kasama na sa programa ng Vita Plus, naku, syempre, dealer ka na ng Vita Plus, pwede ka nang kumita. Bago natin pag-usapan ang kitaan, yun munang mga benefits na pwede mong matanggap kapag ikaw ay dealer na ng Vita Plus. May benepisyo ka pala pag ikaw naging dealer. Pag-usapan po natin ha, may mga benefits na pwede mong makuha kapag ikaw ay dealer ng Vita Plus. Number one, meron kang 25% discount, lifetime po yan, sa lahat ng produkto ng kumpanya. Hindi lang po juice ang product, marami kaming line of product. Mamaya ko na ipapakita yon, okay? So ito yung unang benefits mo. Pangalawa, number two, meron po kayong pre-use po paggamit ng ating mga company facilities. Yan. Yung facilities po ng kumpanya, pwede mo pong magamit mga seminar room o yung pong opisina natin dito sa Kalamba, magpa-reserve lang po kayo dyan. Pwede nyong magamit ng libre, walang bayad. Okay? Pangatlong benefits mo, number three, meron po tayong pre-training and seminars. Yan. Hindi lang po kayo basta pasasalihin, pabibilihin ng bag. Dito po, tuturuan ka pa kung paano maging big time na negosyante. Gusto nyo ba yon? Yes! So, mga libre po yung mga trainings natin na yan, ha. Yung pang-apat, meron po tayong e-commerce na tinatawag. Ano yung e-commerce na yan? Yung e-commerce, yan. Ito po, online po tayo, meron tayong website. Anywhere in the world, basta meron kang kaibigan, pwede nilang makita yung negosyo natin, yung kumpanya natin, yung product natin, at pwede po silang makasali online. Di ba maganda yon? Global po tayo, yun yung maganda. And then yung number five na benefits mo, meron ka pang negosyo. Gusto niyo po ba pag-usapan natin yung negosyo? Okay, pag-uusapan po natin yung negosyo na kasama ng Vita Plus. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay naging dealer ng Vita Plus, syempre, may kitaan yan. Alam niyo po ba sa Vita Plus, marami po kaming kitaan. Ang kitaan po dito ay 5. Pwede mong gawin isa lang, pwede dalawa. Gusto mo mabilis, yung 5 pagsasabay-sabayin mo na. Unang-unang kitaan ang tawag, direct selling. Pamilyar po kayo dyan? Yung benta-benta. Parang Avon, Sara Lee, Boardwalk, Natasha, Binatog. Benta-benta din yun ah. Sa Vita Plus, di ba may benefits ka? Kapag ikaw dealer, meron kang 25% discount na pwede mo magamit sa benta-benta. Yun po yung maganda. Paano yun sa atin? Alam nyo maganda sa Vita Plus? Isang beses ka lang bibili ng bag. Yung package, yung 7699 mo, one time mo lang ilalabas. Pag naubos na yung isang bag mo, pwede ka nang bumili, pakahon-kahon na lang. Hindi kami katulad ng ibang kumpanya, buwan-buwan pinabibili ka ng package. Mamamahalan kayo kapag ganon. Hindi po ba? At ang maganda, wala kaming kota. Hindi ka kukotahan ng kumpanya, ngayong buwan na to, 10,000 bebenta mo. Next month, 20 sa'yo. Next month, 30 sa'yo. Walang ganon. Kahit di ka magbenta-benta, basta gumagamit ka ng produkto, pwede ka pa rin kumita sa Vita Plus. Paano ngayon ang kitaan? Simple. Hindi po ba naubos na isang bag mo? One time lang yon. Yung kapitbahay mo, mami, may hika ang anak, nag-order ng isang kahon sa'yo. Magkano ang isang kahon? 770 ang isang kahon. Ito maganda. 770 ang isang kahon. Dahil dealer ka na, meron kang 25% discount. Ibig sabihin, ang isang kahon, mabibili mo na lang ng 500, 7750 na lang. Kung gumagamit ka ng produkto, nakatipid po ba kayo dyan? Yes, hindi ka nahihingi sa amin ng discount kasi may sarili ka ng discount. Hindi po ba? Ano maganda? Gusto mong kumita sa benta-benta. Binili mo ng 577.50. Binenta mo sa kaibig, sa kapit-bahay mo ng 770. Bawat isang kahon, may 192.50 ka nakita. Ito po pala yung kita mo sa bawat kahon na mabebenta mo ng Vita Plus. Palagay niyo po ba okay na sa inyo yan? Yes, pwede na. Alam niyo bang sa pagta-tricycle, maghapon ko na itong kita? Sa Vita Plus, isang kahon lang, may 192.50 na ako nakinita. Alam nyo bang mabilis lang pong ibenta ang kahon ng Vita Plus na ito? Bakit ko nasabi? Kilala na po ang product natin.
Pinakita na kami sa TV, 6 beses sa kabuhayang swak na swak. Pinakita na rin po kami sa Rated K ni Corina Sanchez, tsaka po sa unang hiri sa Channel 7. Ang maganda, alam niyo po ba? Sa atin, 200 doctors ang kasama naming nagpo-promote, nagre-reseta ng Vita Plus na to. Dealer po yung mga yan, ha? Yan po ay sa pamungunguna ni Dr. Harold Tanchanco. Sa PGH, 500 doctors po kasama nating nagpo-promote, nagre-reseta nito. Kaya kung benta-benta gusto mo, mabilis lang itong ibenta kasi kilala na product. Kaya lang iniisip mo ay, pag yan lang ang product, mahirap magbenta-benta. Piling nyo po ba ito lang product? Hindi po totoo yun. Marami kaming line of product. Para mas maintindihan mo, ipapakita ko sa iyo. Meron po kami siyempreng catalog. Yan dito makikita mo po yung mga product. O, ito po yung may-ari ng kumpanya. Dahil mahal po ako ng may-ari, dito niya ako nilagay sa likod. Kahawig ko ba, ma? Hindi, joke lang. Ito po yung may-ari ng kumpanya. Ito yung aming catalog. Kaya lang, every 6 months, naglo-launch po kami ng bagong catalog. Napapalitan po to kasi nagdadagdag kami ng mga product. Ito na po yung bago. Yan. May kasama ng baby po yung may-ari ng kumpanya natin, ha? Dito, makikita mo po yung mga product ng Vita Plus. Ito na yon. Yung pong juice na kinukwento, di ba meron daw flavor? Merong dalandan, merong melon, may guyabano flavor. Bukod po dyan, meron po kaming bagong flavor. Ito po yung fruit and veggies with mangosteen. Alam nyo ang sangkap nito? 5 power herbs, 22 fruits and vegetables, meron po siyang mangosteen. Ang total po nito, 28 power herbs. Napakabili po niyang product natin na yan. Bagong-bago, pero ang lakas ibenta. Bukod po dyan, meron po kaming mga pampaganda. Meron po bang gusto pang gumanda? Dati nang maganda. Oh, ito. Meron po kaming herbal blessing product. Alam nyo maganda? Yan po ay Apple Stem Cell Technology. Mas enhanced para mas effective sa atin. Okay? Ang mga product natin dyan, meron tayong bath gel. Meron tayong serum. Meron tayong toner. Diba ang ganda? Bukod po dito, marami kaming mga sabon. Tanong ko lang, kayo po ba nagsasabon pa? Siguro naman, di po ba? Marami po kami ditong mga sabon, maraming variant. Ito po yon. Sir, ikaw po, may asawa na? Binata ka pa po, sir. Ah, may asawa ka na? Okay. Sino pong binata dito? Ikaw, sir, binata ka pa? Okay. Ito pong mga sabon namin, kung bakit ko tinatanong yon, kasi magandang pangregalo to. Sir, may hadhad ang girlfriend mo, ito ay riregalo mo. Mangosteen anti... si ma'am naman. Antibacterial po yon, tanggal ang hadhad niya. Ito po yung bestseller namin. Ito yung kulay violet na yan. Alam niyo po ito? Glutawhite. Oh, pampaputi. Totoong nakakaputi po ito, ha? Marami na kaming dealer ng Vita Plus dito pa lang sa Laguna. Nagputian ang lahat. Pati ko yukot, maputi na din. Mamaya, bubuk... Ako? Mas maitim ako noon. Ba't daw hindi ako naputi, eh? Oh, gusto niyo po, na, para patunayan, bubuklat po tayo ng isa mamaya doon, ha? Para malaman nyo talagang totoo. Oh, ito pa. Meron pa po kami dito. Ito, skin rescue soap. Especially for skin po yan. Oh, ito po yun, ha. Isa po sa pinakamaganda dito. Ma'am, nakikita mo tong kulay pink na yan. Phase 21. Very effective po yan. Anti-aging. Pag ginagamit mo, ma'am, ito pag ginagamit mo, mukha kang 21. Pag nagbanlaw ka, 50 ka na ulit. Siguro, wag ka na muna magbanlaw kaya. Para ma-enjoy mo lang, no? Oh, ito po yung maganda. Yung pong kulay white sa ilalim, ito pinagkakaguluhan ng mga kababaihan namin. Ma'am, nakikita mo. Anong pangalan, ma'am? Hindi mo boso ni ma'am. Bakit kayo? Virginity soap. Hindi ko lang po alam kung effective to. Hindi ko pa nagagamit. Basta balita ko, wag nyo lang daw po itong gagamitin sa mukha. Alam nyo kung bakit? Baka magsara ang mata. Oh, meron akong grupo sa Batangas. Alam nyo kung anong ginawa, ma'am? 1 linggong hinilamos. Alam mo kung ano nangyari? Kumipot ang bibig. Effective pala talaga. Ito, maganda din. Yung virginity soap, maganda din sa mga kalalakihan. Yung may asawa lang, ha? Pag yung asawa nyo, madadakdak, pagamitin mo nito. Pag kumipot ang bibig niyan, sir, hindi ka nadadakdakan yan. O di, ang ganda. Bukod po doon, ito po yung aming... Yung aming tea, hindi na po iniinom, sinasabon na din, ha? Ito po siya. Meron po kaming red tea soap, black tea soap, red, green tea soap, at white tea soap. Sa all type of skin, pwede. Meron po kaming makeup. Sino mahilig mag-makeup? Tas ang kamay. Nguso na lang, tingnan natin. Sino mapula? Oh, ito po, marami po kami dito. Ang maganda sa makeup namin, ha? Makeup, eyeshadow, meron po kaming lipstick. Ang maganda po dito sa makeup namin, mineral makeup.
Opo, marami po kaming product talaga, no? Ito po, mineral makeup, all natural po yung sangkap, walang chemical. Yun pong ginagamit nyo ng mga makeup ngayon, kahit lipstick lang yan, may chemical po yan. Anong chemical meron yan? LED. Saan nyo makikita ang LED? Sa gasolina. Yung makeup mo pala, panghalo sa gasolina yan. Kaya naman ikaw, pag galing ka sa party, gabi, pag uwi mo ng bahay, bago matulog, anong gagawin? Maghihilamos. Alam mo kasi, yung makeup mo, magre-react sa balat mo yan. Totoo po ba? Yes, good news pag ito po ginamit nyo dahil mineral makeup yan, ha. Ang ganda nito, kahit galing ka sa party, di gabi na, tinatamad ka na maghilamos, okay lang, matulog ka na naka-makeup, pwede. Ang maganda nun, kahit di ka na magising, di naka-makeup ka na agad, bibihisan ka na lang. Nakatipid ba? Ito pa po, maganda Ito meron po kami ditong mga sabon. Sabi ko sa inyo, marami kaming product Literal po ang pangalan niyan, sabon. Pero maraming variant. Meron po kami ditong sabon ng papaya. Nakikita mo ma'am, totoo yan, baka sabihin mo, niloloko ko kayo ha. Sabon ng bayabas, sabon ng kamyas, sabon ng singkamas, sabon ng Acapulco at sabon ng labanos. Bukas po, may ilo-launch kaming bagong variant nito. Sama kayo sa amin sa office. Sabon ng sinigang. Sama-sama na sila. Hindi, joke lang, wala talaga nun. Ito, pinagmamalaki namin. Sa totoo lang po, yung po bang malunggay, sinabi kanina ni Doc, anong scientific name? Hindi niya nabanggit. Moringa oleifera. Di ba, ang dami daw gamit? Kaya marami po kaming pinroduce na product galing sa malunggay. Meron po kaming moringa shampoo. Malunggay po yun, ha? Moringa conditioner. Para po sa mga nalalagas ang mga hair, may pag-asa na po kayo, ha, na mag-stay ng matagal yan. Meron po kaming moringa oil of life. Ito pong kulay green. Yung oil na yan galing sa malunggay, maraming gamit. Pwedeng pang massage, nakagat ng insect, o kaya po kapag napapaso. Meron din po kami dito, moringa feminine wash. Itong maliit na yan, yung asawa ko bumili niya, naimumug ko. Hindi ko nabasa agad, akala ko mouthwash. Ngayon po, hindi na ako magkakamali, meron na po kaming bagong Moringa mouthwash. Ito ngayon yung pinagkakaguluhan ng mga dealer. Talagang mabili. Yung bagong-bago po naming Moringa ice powder. Alam niyo maganda din po sa ice powder namin. Nako, 8-in-1, ang daming gamit po nito. Pwede po sa mukha, di ba pagka ikaw bagong paligo, face powder, pwede sa pisngi. Pwede din po yung deodorant. Hindi ka nabibiling deodorant. Pwede din foot powder. Sa mga bata, yung baby may diaperas, pwede din po yan. At ito po, pwede din feminine hygiene. Yung asawa ko, bumili niya, naglalagay sa panty. Sabi ko, ma, bakit naglalagay ka sa panty niyan? Bigla ko naalala, pwede daw pala sa pisngi. Naalala mo din, sir? May pisngi ba yon? Ito pa po maganda. Tama na po. ito pa maganda, Meron po kami dito mga beauty drink. Talagang marami po kami pampaganda. Yung pampaganda namin, iniinom na din. Ito, maganda, ha? Meron po kami ditong Vitaglow. Ma'am, anti-aging din. Pag uminom ka nito, madidelay ang pagtanda mo. 2 minutes. Di at least na-delay naman. Meron din po kaming Vita Slim, nakakapayat po talaga yan. At meron po kami ditong Vita White, yan. Pampaputi pa din, kung hindi ka nakayanin sa sabon, laklakin mo na. Sigurado, puputi ka dito. Yan po, meron pa kaming Coco Energy. Lahat po ng mga yan, lahat po yan ha, may 25% ka kung gusto mong magbenta-benta ng produkto. Kaya lang, yun pong benta-benta kung gusto mo lang, di ba wala namang kota? O ngayon sabi mo, ayoko magbenta-benta, pwede pa bang kumita? Yes! Basta gumagamit ka ng produkto, pwede ka pa rin kumita. At may pagpipilian ka. Sosyal ka, ayaw mo ng benta-benta, may pangalawang kitaan para sa'yo. Ang tawag sa pangalawang kitaan, sales commission. Sa sales commission, ang pwede mong kitain, 500 pesos. Paano ka kikita ng 500? Ganito lang pong kasimple ha. Kapag ikaw naging dealer, eto ka. Bibigyan ka ng kumpanya ng dalawang grupo, Group A at Group B. Sa umpisa, dalawa lang ang kailangan mo. Anong gagawin? Mag-iimbita ka lang, bawal magpaliwanag. Bakit bawal magpaliwanag? Sa umpisa, medyo mahirap ipaliwanag to, komplikado. Subukan mo ma'am, kwento ka ng kwento sa kumari mo. Nagtanong yung kumari mo, hindi mo nasagot, sasali ba sa'yo? Hindi mo alam negosyo. Magdududa yan, hindi ba? Para wag kang matanong, ano gawin mo? Wag ka na magkwento. Hindi ka matatanong. Pag tinatanong kang pilit, wag kang sasagot. Pigilin mo sarili mo. Di hindi ka natatanungin. Ayaw mo sumagot Hindi ba? Basta ang trabaho mo, wag kang magkwento. Ang trabaho mo, mag-imbita ka lang dito, kami magpapaliwanag para sa'yo. Di po ba madali lang yon? Yes! Para siguradong madalian ka, bibigyan ko kayo ng tip.
Huwag mong sasabihin nagbabayta plus ka na. Sabihin mo na lang birthday mo ngayon, pakakainin mo sa Jollibee. Ang bilis magbihis pagkainan. Hindi, joke lang, joke lang. Anong gagawin? Mag-iimbita ka lang. Halimbawa, isang kaibigan mo, si A, sinama mo dito. Kinausap namin. Pinaliwanag ni Doc yung product, pinaliwanag yung business. Si A na-interest sumali. Ano ibig sabihin? Bumili ng bag, nagbayad ng 7,699. Nung si A sumali, ikaw kumita ng 500. Ikaw. Isang kaibigan mo ulit, si X, sinama mo dito, kinausap namin. Nung sumali, kumita ka na naman ng 500. Bawat isang tao na maiimbita mo rito, kami magpapaliwanag, kapag bumili ng bag at nag-dealer, meron kang 500. Yan yung sales commission. Nasusundan? Ito po yung pangatlo, sales override commission. Ang kita, 385 pesos. Paano kayo kikita ng ganyan? Simple. Hindi po ba ikaw to? Hoy. Ang hirap naman, kwento ko ng kwento, wala akong kakwentuhan dito. Okay lang po ba, sasagot kayo? O ikaw to, inimbita mo yung kaibigan mo si A. Etong si A na kaibigan mo, dahil sumali yan, nag-imbita din ang kaibigan niya, si A1. Ang nangyari, si A1 na interest din, sumali. Nung sumali si A1, si A may 500, tama? Ikaw naman, may kita ka na 385 pesos. Bawat benta nitong direktang binentahan mo, ikaw, lagi kang may 385 pesos na makukuha. Para mas maintindihan nyo, masimplihan natin paliwanag. Si Mami na interest sumali. Nung sumali siya, inimbita niya ako, sumali ako sa kanya. Magkano kinita ni Mami? 500. Ako naman, silang 2, 4, 6, silang 6 na imbita ko silang lahat. Sumali lahat sila sa akin. Di ba meron akong 6 na tigpa 500? Si Mami, kahit di na niya kilala yung 6 na naimbita ko, meron siyang 6 na 385. Nasundan niyo yun? Yes. Yung 385, hindi po yun kasama doon sa checking pinapakita ko. Yan po ay voucher. Papalitan ng produkto sa opisina. Ang kapalit po niyan, pwede ding dalandan playbor. Ito pong dalandan na to, meron kaming nakapackage na 10 sachet. Ang halaga ng 10, 385. Yun yung kapalit ng sales override commission nyo. Nasusundan? Ito naman po yung pang-apat na kitaan. Di ba? Simple lang. Number 4, meron tayong tinatawag na group, sales override commission. Ang kita, 1,500 pesos. Paano kayo kikita ng 1,500? Simple. Kaya ka binigyan ng dalawang grupo, A at saka B. Etong si A, nung sumali, nilagay mo sa group A mo. Si X, nilagay mo sa group B mo. Ang sabi ng kumpanya, pag may tao ka raw sa'yo, may tao ka sa B, magpapare sila. May additional kang kita, 1,500. Nasuntaan? Isang tao sa kaliwa, isang tao sa kanan, nagpares, 1,500 ka. Dalawang tao na bentahan, magkano kinita mo, ma'am? Patay. May exam. Nasa unahan ka pa naman. Hindi, joke lang, joke lang. Magkano nga po kinita? Magkano? 2,500. Di ba bakit? 500 plus 500 plus 1,500. Kumita ka ng 2,500 pesos. Alam mo po bang ito ay siguradong kita mo na? Bakit ko nasabi yan? Nung bumili ka pa lang ng bag, bawi mo ng kapital mo. May tubo ka pang dalawang kahon, hindi po ba? Kaya pala nung nag-imbita ka ng tao, lahat po yan, kita mo na. Ang good news, sabi dito, group sales. Kahit hindi ka na daw nag-iimbita, hindi ka na nagbebenta. Basta yung grupo mo sa baba, nagbebenta at nag-iimbita pa. Paano yon? Imaginin mo ikaw to. Hindi ka na nag-imbita ulit kasi busy ka sa trabaho mo. Pwede po bang mangyari yon? Yes! Naka-imbita ka lang ng dalawa, si HX. Di ka na nag-imbita ulit. Dalawa lang. Kaya lang si A masipag pala. Naka-imbita ulit ng isa. Si X naka-imbita ng dalawa. May apat na sumali dito. Ang tanong, may kita ka ba dyan? Yun ang maganda. Kahit di ka na daw nag-imbita, ang importante lang, may dalawang sumali sa A, may dalawang sumali sa B, magpapare sila. 1,500, 1,500. Sino? Ikaw. Ganun lang kasimple yun. Nasandaan niyo? Magkano ngayon ang dalawang 1,500 mo? 3,000 pesos. Pwede na bang extra income yan? Ang tanong, may naimbitahan ka pa ba dyan? O, di ba wala na? Scenario. Dito sa group B mo, maraming sumali. May 100 na tao nag-dealer sa ilalim mo. Sino nag-imbita dito? Hindi na nga ikaw, busy ka nga eh. Ang nag-imbita, yung mga grupo mo sa baba. Palagay niyo po ba posibleng makaabot ng 100 ang grupo niyo? Yes. Yes. Bakit ko nasabi? Nag-umpisa po ako dito, ako lang mag-isa. Yung asawa ko nga, negative pa dati. Pero 6 years na po ako sa kumpanya ngayon. Alam niyo po ba kung ilan ang grupo ko sa baba? Nasa mahigit 30,000 na tao na kaliwa at kanan. Kaya pala kahit tricycle driver lang ako, may pag-asa talaga akong yumaman. Hindi po ba? Bakit daw? Ang usapan, yung 30,000 na tao ko, kaliwa at kanan. Basta nakabenta sa kaliwa, nakabenta sa kanan, kahit hindi ko na alam, 1,500 ako doon. Bakit hindi ko alam?
Simple lang po ang sagot. Taga dito ako sa Laguna, pero buong Pilipinas may opisina na ng VitaPlus. Meron sa Cebu, sa Davao, sa Baguio, Bulacan, Pampanga, Olongapo, Kabanatuan, meron sa Manila, sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite, sa Quezon, meron sa Bicol. Bawat bili ng Group A ko sa Bicol, may bumibili sa Group B ko sa Baguio, kahit wala ako doon, 1.5 ako doon. Nasanda niya? Ibig sabihin, yung 100 mo, posible sa'yo. 1,000 na nga tao ko eh, hindi po ba? Sa kabila mo may sumasali, pero pakonti-konti lang. 100 sa B, 3 lang sa A mo. Ang tanong, may kita ka ba dyan? Yes. Sa ibang kumpanya, pag marami dito, kukonti doon, wala kang kita. Ang requirement sa kanila, dapat daw pantay. Dapat daw sabay. Sa VitaPlus, hindi kailangan pantay, hindi kailangan sabay. Ang kailangan lang daw, may pares ka. May pares ba kayo dito? Yes, di ba tatlo? 1-5, 1-5, 1-5. Sino? Ikaw. Ganun lang kasimple yun. Magkano nga ang tatlong 1-5 mo? 4,500. Isipin mo, may 4,500 ka na naman. Ang tanong, may naimbitahan ka pa ba dyan? O di ba wala na? Totoo po yan ha? Senaryo, dito sa 100 mo, may natirang 97. Bakit natira yan? Kasi wala pang ka-partner sa Group A, konti pa lang tao dito eh. Sa ibang kumpanya, itong 97, bibigyan ka lang ng isang buwan, dalawang buwan. Pag di mo nalagyan ng ka-partner dito, mawawala yan sa grupo mo. Sayang, natatapon. Sa VitaPlus, hindi po ito natatapon. Ang tawag dito? Waiting. Maghihintay itong 97 ng makaka-partner mo dito sa kabila kahit gaano pa yan katagal dumating. Abutin man yan ng linggo, ng buwan, ng taon, lagi lang nandyan. Nasanda niya yan? Waiting lang pala. Okay, sabi ko sa iyo kanina, dalawa lang ang kailangan mo sa umpisa. Ito yon. Kaya lang meron ka pang pinsan, gusto ding sumali. Mami, pwede pa bang kunin? Ayaw mo na din? Siyempre, pwede pa, hindi po ba? Kaya lang hindi na pwedeng ilagay direkta sa iyo. Bakit? Kasi dalawa lang binigay na grupo sa iyo, A at saka B. Nilagay mo na si A, nilagay mo na si X. Paano yung pinsan mo? Saan natin ilalagay? Saan? Alam nyo, maganda sa VitaPlus, may tulungan. Kapag meron ka ng dalawa, yung sosobra sa dalawa na maiimbita mo, itutulong mo na lang sa nasa baba mo. Di po ba makakatulong kayo? Yes, hindi po ba? Ba't ko nasabi yun? Kasi lahat tayo, sobra sa dalawa kakilala. Totoo hindi? Ba't ang unti na sumagot? Ibig sabihin yung hindi sumagot, dalawa lang talagang kakilala mo? Ang tibay ng buhay mo. Ano point ko? Lahat tayo sobra sa dalawa, di po ba? At kapag sumobra na imbita mo, itutulong mo yan sa nasa baba mo. Halimbawa, nung sumali sa P, si P, hindi na pwede sa'yo kasi meron ka ng A at saka X dito. Ngayon, si P, itinulong natin sa ilalim ni A1. Nung sumali si P, magkano komisyon, ma'am? Patay. 500. Kanina natin bibigay 500? Aba, ba't sa akin? Hindi naman ako kasali rito. Kay A1, hindi. Sa'yo. Di ba ikaw nag-imbita? Pinsan mo yan? O, anong naitulong mo kay A1? Wala pala siyang kinita nung nilagay mo si P. Ang naitulong mo kay A1, isa na lang bebentahan niya. Binentahan niya kaibigan niya, si A2. Nung sumali si A2, si A1 may 500 na. Ano maganda? Dahil meron siya sa A, nilagyan mo sa B, may additional pa siyang kinita, 1,500. Yung pala naitulong mo kay A1. Matutuwa kaya? Yes, dapat 500 lang. Pero dahil natulungan mo, may additional pa siya na 1,500. Alam niyo maganda, kapag yung grupo mo natutulungan mo, sisipaging mag-imbita. Naka-imbita ng 100 dito. May 97 ka sa kabila mo, ano mangyayari sa iyo dyan? Di ba magpapares ka na ng marami? 1-5, 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
Ayaw mo na naman. Siyempre, masarap, di po ba? 97, multiply natin sa 1.5. Magkano po yun? May kalkyo kayo. 145,500 pesos. Isipin mo lang, kapatid, ha? Nag-100,000 ka na. Ang tanong, may naimbitahan ka pa ba? Di ba wala na? Totoo kaya yan? Yes! Bakit yung nasabing totoo yan? Ako po ay kumikita ngayon ng 300 hanggang 500,000 kada buwan. Alam niyo po bang hindi na ako gaanong nag-iimbita masyado ngayon? Gusto niyo patunayan ko sa inyo, hindi na ako gaanong nag-iimbita ngayon? O sige, sa inyong lahat, taas ang kamay ng inimbita ko. Ako nga na-invite dito, hindi po ba?
Pero kahit hindi na ako nag-iimbita gaano, kumikita pa rin ako ng 300 hanggang 500,000 kada buwan. Ang tanong mo ngayon, paano ka, Pidel, kumikita? Di ka na pala nag-iimbita. Dahil po yan sa 30,000 na tao ko kaliwat kanan. Di ba ang usapan daw? Yung 30,000 na tao ko kaliwat kanan, basta nakabenta sa kaliwa, nakabenta sa kanan, kahit hindi ko na alam, 1.5 ako ng 1.5 doon. Nasandaan niya? Anong gawin mo ngayon? Subukan mo na sumali ngayon. Pagtutulungan natin, palalakihin natin ang grupo mo, kaliwa at kanan. Pag dumating yung time na yan, lumaki ng grupo mo, mami, kaliwa at kanan, naku, kahit nagkakapi ka lang, 1.5 ka. Misa kahit naliligo ka na lang, 1.5 ka pa. Misa kahit umiwas ka, 1.5. Hindi ka makakaiwas. Tatadtarin ka ng 1.5. Gusto mo yon? Ah, akala ko ayaw din eh, no? Okay, ito po yung panglima natin nakitaan. Yung panglima natin nakitaan, meron tayong tinatawag na 3 to 1% na rebates. Ano naman po itong rebates na ito? Ito ang kita mo sa repeat order ng mga taong binentahan mo ng bag. Paano yon? Hindi ba lahat tayo isang beses lang bibili ng bag? Pag naubos na yung bag mo, pwede ka nang bumili, pakahon-kahon na lang. Yung grupo mo sa baba, ganun din. Pag naubos na yung bag nila, pwede na silang bumili, pakahon-kahon na lang. Kapag kahon-kahon ang binibili ng grupo mo, ang tawag po doon, repeat order. Bawat repeat order ng grupo mo, meron kang kita. Pati po itong lahat ng binibili nila sa catalog, repeat order din yan. Hindi kasama sa package, no? Kapag nagre-repeat order ang grupo mo, may kita ka. Ang tawag doon? Rebates. May 3% ka daw bawat bili ng direktang binentahan mo. 2% sa binentahan ng binentahan mo. 1% sa binentahan ng binentahan ng binentahan mo. Nasundan? Parang nalalabuan yung iba. Para mas maintindihan, dito natin titingnan sa drawing. Sino yung direktang binentahan natin dito? Si A, si X, at saka si P. Si P pala kahit sa pinakamalayong ilalim mo nilagay, dahil ikaw ang direktang nagbenta dyan, consider pa rin na first level mo yan. So yung mga first level mo, bawat bili niyan, ito yon, may 3% kang makukuha sa kumpanya. Nasasandaan? Kung ito yung direktang binentahan mo, ito yung binentahan niya. Second level mo yan. Bawat bili ng second level mo, may 2% ka. Kung ito yung second level mo, ito binentahan niya. Third level mo yan. Bawat bili ng third level mo, may 1% ka. Ang total niyan, 3 to 1. Meron kang 6% rebates kada buwan. Pinamili ng buong grupo mo ngayong month of May. Sa 5 ng June, ibibigay sa'yo ang rebates mo. Namili ang buong grupo mo ng month of June. Sa 5 ng July, ibibigay sa'yo ang rebates mo. Nasandaan niyo po yon? Ganyan kaganda po dito sa atin. Para kang kasosyo ng kumpanya. Ano maganda doon? Naimbita mo sa Laguna, umuwi ng Baguio. Bawat bili niya sa opisina ng Baguio, may rebates ka pa din. Naimbita mo sa Laguna, umuwi ng Davao. Bawat bili niya sa opisina ng Davao, may rebates ka pa din. Nasandaan niyo yon? Kaya maganda dito. Alam niyo kung bakit? Maraming kitaan. Pwede kang kumita araw-araw. Palagay nyo, araw-araw pwede? Yes, magbenta-benta ka o, 25% araw-araw pwedeng kumita. Pwede ding linggo-linggo. Itong 500, 385 at yung 1.5, yan yung cheque na pinapakita ko sa inyo na linggo-linggo kong kinikita kanina. Pwedeng araw-araw. O, ito pa yung buwan-buwan natin, rebates ha. Pwedeng araw-araw, pwedeng linggo-linggo, pwedeng buwan-buwan. Nasandaan nyo po ba yan? Malinaw po ba sa inyo? Yes, sa ganitong sistema ng negosyo, bilog-bilog, maraming takot dyan. May takot po ba sa inyo rito? Yes daw. Sabi nung iba, bakit ka takot sa bilog-bilog na yan? Nako, pag bilog-bilog, alam ko yan, piramiding yan. May nag-iisip po ba sa inyo, piramiding to? Hindi po totoo yon. Ang piramiding, pira-pira lang yon. Bigay ka sa akin ng pira, maghintay ka ng pira kung may babalik pa. Walang product yun eh, hindi ba? Kami may product. Nalugi ka ba sir, bumili ka ng 10, binigyan ka namin ng 12? Di ba wala kang lugi doon, bawi mo na agad? Para mas maintindihan nyo po, ang negosyong ginagawa namin, MLM. Ano po yan? Maala-ala mo kaya? Hindi, multi-level marketing. Kapag sinabing marketing, sistema yan ang pagbebenta ng ng produkto. Agree po ba kayo doon? May katulad dito sa labas. Ang katulad dito sa labas, advertisement. Familiar po kayo dyan? Yes. Ano sample yan? Aga mulak, pinakagat ng Chicken McDo. Kikita po ba ang Jollibee? Hindi, McDo yun eh. Hindi ba? Pinakagat ng Chicken Joy, kikita ba ang Jollibee? Yes, di ba kaya malakas ang Jollibee dahil kay Aga Mulak? Si Aga Mulak ang tagal ng endorser ng Jollibee, kaya ang Jollibee malakas talaga siya, hindi po ba? Yun pala yun. Kaya ikaw, interesado ka sa advertisement na yan. Itong advertisement, gustong gusto mo. Bakit? Artista nakikita mo. Yung MLM, ayaw na ayaw mo. Bakit ayaw mo yan? Sabi mo, pinaganda mo lang, MLM, alam ko yan, networking ang tawag dyan eh. May nag-iisip mo ba sa inyo, networking to?
Yes, networking po talaga yung ginagawa namin. Kaya lang, ayaw mo. Samoyak, networking pala yan. Ayoko niyan. Bakit? Normal, alam po namin, kayong lahat na bago, yung mga nag-attend ngayon, ayaw mo ng networking. Karirinig mo na nga lang sa investigador, tsaka sa Channel 5, di ba? May mga nagsara. Mga networking din daw yun ah. Scam po yun, hindi yun networking. Kaya ikaw ayaw mo. Bakit? Sa labas ang narinig mo, puro negative lang. Totoo hindi? Ano sabi ng kumari mo? Mare, huwag ka sasali sa ganyan. Yung mga nauna lang yung mayaman dyan, hindi kaya yaman dyan. Narinig nyo na yan? Ang sabi pa ng iba, naku, marami na akong kumpanyang narinig na nagbukas. Sarado na sila ngayon. Narinig nyo na yan? Ang sabi pa ng iba, yung kapitbahay ko sumali sa ganyan, hindi yung mama, naloko lang. Narinig nyo na din? Kaya maraming Pinoy takot sa networking. Bakit? Eh kasi nga sa labas ka nakikinig. Alam niyo po bang ang networking para sa ating mga Pilipino napakaganda para magbago ang buhay natin? Oh, patutunayan ko sa inyo, sa networking sa maliit na kapital pwede kang yumaman. Totoo hindi? Yes. Sa networking kahit di ka nakapag-aral pwede kang yumaman. Totoo hindi? Yes. High school graduate nga lang po ako. Tingnan niyo kinikita ko ngayon. Pwede ko bang ikayaman 'yon? Yes, hindi ko na po kayo kukonbinsa, kayo na lang ang mag-isip. Kung walang networking business, nasaan po ako ngayon? O di sana, tricycle driver pa rin ako. Mabuti na lang po, may networking na, hindi na ako nagda-tricycle. Kumikita na ako ngayon ng 300,000 kada buwan hanggang 500,000 kada buwan. Meron akong dalawang bagong sasakyan. Naku, di po ba maganda yon? Yes, anong ayaw mo? Ang ganda-ganda pala niyan. Anong gusto mo? Advertisement na yan. Tanong, may pakinabang po ba kayo dito? Di ba wala naman? Sino lagi nakikinabang dyan? Yung mga sikat, yung mga artista, hindi po ba? Yun lang lagi nakikinabang. Yun lang lagi nakikita mo, hindi po ba? O, eh, ikaw, may pakinabang ka ba rito? Wala. Bakit gusto mo? Hindi po ba? Patunayan ko sa inyo na hindi ka makikinabang sa advertisement, ha? Sino sa inyo yung shampoo? Taas ang kamay. Oh, meron na taas doon, no? Ayan. Ibig sabihin, halos lahat tayo nagsishampoo, hindi po ba? Paano nakakarating sa inyo shampoo? Ganito lang kasimple. Si mama may maliligo. Naubusan ng shampoo. Good news, katabi lang pala niya yung factory ng shampoo. Pwede bang kakatok sa may gate? Pabilisan sa sachet. Pwedeng ganon? Ano sasabihin ng guard? Hoy, loka-loka, doon sa sari-sari store ka pumunta. Well, hindi tayo pwede doon, hindi po ba? Ang senaryo na nangyayari, ganito lang kasimple. Ang shampoo, hindi po makakarating sa'yo nang basta-basta lang. From factory ang shampoo, ito po yung nangyayari sa labas, traditional na pagninegosyo, ha? Nagkakahalaga ng 2 pesos and 50 centavos. Yun sa factory. Pagdating sa ating mga consumer, magkano na nga po nabibili ang shampoo nyo? 6. Di po ba kayo nagtaka? 2.50 sa factory, bakit pagdating sa'yo, 6 na? Alam nyo kung bakit nangyayari yan? Dahil po yan sa channel of distribution. Yung shampoo, hindi agad-agad doon ka makakabili, hindi po ba? Bago makarating sa'yo ang isang produkto, dadaan muna sa middleman, pupunta sa distributor, dadaan sa dealer, pupunta sa retailer. Dito pa tayo bibiling mga consumer. Totoo hindi? At lahat ng mga yan, nagpapatong ng presyo sa mga produktong dumadaan sa kanila. Totoo hindi? O kaya huwag kang magtaka, pagdating sa'yo ng shampoo sa isna, bakit? Ang daming dinaanan. Totoo yan? Ano pa nagpapataas ang presyo sa mga produktong binibili nyo ngayon? Advertisement, hindi po ba? Bakit? Aga Mulak sa Sol Mux, magkano binayad? Alam nyo ba? O syempre hindi mo alam. Ang binayad kay Aga Mulak, 9 million. Bakit ko nalaman? Sa akin unang inoffer, hindi ko tinanggap. Hindi, joke lang. Pero 9 million talaga. Tanong, malaki, maliit? Malaki. Bukod ba kay Aga, may babayaran pa? Channel 2, Channel 13, Channel... Di ba yan ang trabaho ng TV station? Million-million nilalabas ng kumpanya sa pag-advertise ng produkto. Tanong, kanino babawiin ng mga kumpanya yan? Eh, di ba sa ating mga consumer, kaya matagal ka nang kinakawawa, hindi mo nga lang nararamdaman. Ano ang ginawa ng Vita Plus o networking company para matulungan ka? From factory, ang Vita Plus dinirect niya sa ating mga consumer. Kaya binigyan niya tayo ng 25% discount. Alam niyo ma'am, magandang ginawa ng kumpanya, hindi niya nagagamitin yung mga negosyante na yan. Alam na may-ari ng Vita Plus, matagal nang mayaman si SM para ilagay pa doon ang Vita. Alam na may-ari ng kumpanya, matagal nang mayaman yung Mercury Drug para ilagay pa niya doon ang Vita. Ano na lang ginawa ng may-ari ng kumpanya? Tayo na lang daw sumali para ikaw na middleman, ikaw na distributor, ikaw na dealer, ikaw na rin ang retailer. Pwede ba mangyari sa inyo yan? Yes! Yan ang nangyayari sa amin, kaya pala malaki ang kinikita. At alam niyo ang nagustuhan kong ginawa ng may-ari. Kahit kailan, hindi i-advertise ang produkto. Ito pong Vita Plus na to, kahit kailan, hindi ito ipahawa kay Aga Mulak para i-promote pa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi may Aga Mulak na kami rito. Hindi, joke lang. Hindi na, no? No, di ang ganda, hindi po ba? Yun pala yung nangyayari sa atin na lang.
O tayo na lang magpo-promote. Sabi ng kumpanya, tayo na lang lahat ang mag-promote para yung 300,000, yung 9 million na ibabayad kay Aga Mulak, hahati-hati na lang sa ating lahat. Kaya pala kaya ng kumpanyang magbayad ng 300,000 isang buwan. Palagay nyo, kaya hindi? O di ang ganda, hindi po ba? Kaya pala eh. Yun yung masarap. At ang maganda sa Vita Plus, kahit sino pwede. Naniniwala kayo doon? O sa labas ba, kahit sino pwede? Solmyuk, sino nagpo-promote? Aga Mulak. Bukod ngayon po, sino na ngayon? Si Big Soto. Yung dalawa po ba, guwapo hindi? Guwapo. Para saan daw ang Solmyuk? Sa Plema. Hindi po ba sa Plema yon? Isipin mo, para lang sa Plema? Kailangan pa ba ng guwapo? Dito sa Vita Plus, kahit mukha kayong plema, pwede kayong lahat dito. Hindi, joke lang. Pwede nga lahat dito eh, di ba? O di, ang ganda. Sabi mo, aba, maganda pala yung negosyo na yan talaga, Pidel. Ngayon ko lang naintindihan. Pero hindi ako sasali. Maganda pala, bakit hindi ka sasali? Ayoko nga ng bilog-bilog, bakit mo ako pasasalihin dyan? Ano bang ayaw mo dito sa bilog-bilog na to? Nako, Pidel, alam na alam ko. Pag sumali kami ngayon, dito kami sa ilalim nyo. Totoo, hindi naman ako papayag. Ngayon mo lang nakita, nasa tuktok na agad kita. Ano ka, sinuswerte. Siyempre, dito ka nga sa ilalim sasali. Kaya lang iniisip mo, hindi kaya pagsali namin ngayon, yung mga nauna lang ang yumaman, kami naubusan na. Meron ba kayong ganyang naiisip? Naisip nyo ba na kawawa kayo sa akin kasi nauna na ako sa inyo? Meron ba kayong ganon? Huwag po kayong mag-alala. Sa Vita Plus po, walang nauna, walang nahuli dito. Kahit nauna na ako, pantay ang opportunity na gawin ng kumpanya. Kung ano yung kinikita ko, pwede mo na rin abutan yon sa bandang huli. Ang isang tanong mo ulit, hindi kaya malugi ang company? Totoo kayang kaya niyang magbayad ng 300,000 isang buwan? Palagay nyo, kaya po ba? Hindi. Kaya. Malulugi kaya? Hindi. Hindi. Sabi niya ngayon, sabi mo, paano kung lahat tayo nagti-300,000 na? Malugi kaya? Pwede nga naman, hindi po ba? Oo, sa dami ng babayaran, di po ba? Oo, eto pa, para makita mo, na malinawan mo po natin, dito natin pag-uusapan na, ang kumpanya hindi malulugi. Di ba sumali ka dito sa ilalim? Nung sumali ka, ang binayaran mo ay 7,699. Tama ba yon? Nung sumali ka, may 100 na tao na nauna sa'yo. Ang ginawa ng kumpanya, binayaran niya lahat. 1,515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 ,
ng 100 na 1.5. Di ba malulugi siya? Kaya lang kung babayaran niya lahat. Siyempre, kung natatakot kayo malugi sa 7699 mo, ang kumpanya, milyon nilabas, hindi rin papayag malugi. Para hindi siya malugi, anong ginawa ng kumpanya? Naglagay siya ng limit. Nilagyan niya ng hangganan ang kikitain nating lahat. Ano daw ang ginawa ng kumpanya? Ang company po, para hindi malugi, ito ang ginawa. Naglagay siya ng maximum G-SOC. Ano yung G-SOC natin? Itong 1,500. Hindi daw lahat ng magpapare sa'yo kada araw babayaran niya. May limit lang, may hangganan para hindi siya malugi. Para hindi siya malugi, ang pwede lang bayaran sa atin, 10 matches lang bawat araw. Yan, 10 matches per day. Magkano nga po ang 10 1,500 mo? Yan po yung 15,000 na sinulat ko sa iyo kanina. Itong 15,000 ang dahilan kaya hindi malulugi ang kumpanya. Yung 15,000 din ang dahilan kaya hindi ka kawawa kahit ngayon ka lang sasali at nauna ko sa iyo. Para mas maintindihan nyo, ito pag-uusapan natin. Ito yung group A mo, ito yung group B mo. Nasundan niyo po ako? Di ba may 100 ka kanina sa A, may 100 ka rin sa B? Ilan nga ang grupo nyo? 200. Ano daw ang trabaho ng 200 na yan? Mag-iimbita lang ang trabaho ng lahat, okay? Ang transaction po natin every week, 5 days transaction. Nag-i-start ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday at Monday, isang araw lang po yan. Halimbawa, si Mami nakabenta ng isang bag ng Lunes. Magkano nga commission, ma'am? 500. Nagbenta ka ng Monday, sa Friday, meron ka ng check-in, nakapangalan sa'yo yun. Ganun lang kasimple. Nagbenta ka ulit ng Tuesday hanggang Monday. Lahat ng binenta mo ng mga araw na yan, isang cut-off yon. Next Friday, kukunin mo na naman ang cheque. Nasundan niyo po yon? Kaya pala mabilis lang every week. Paano yung maximum? Yung 100 mo sa A, nakaimbita ng 8, lahat nag-dealer. Sumali. Yung 100 mo sa B, nakaimbita ng 10, lahat nag-dealer. Ilang pares ang babayaran sa inyo ng kumpanya? 8 pairs. I-multiply natin sa 1.5 yung 8, kumita ka ng 12,000 isang araw. Reality nangyayari po dito yan. Kaya lang may sobrang dalawa dito. Bakit sumobra? Kasi 8 lang dito, wala siyang kapartner. Sa mga bago, saan natin lalagay yung sobra? Sa baba.
Tama. Ibababa sa susunod na araw, ang tawag po dito, waiting. Maghihintay ng makakapartner dito sa kabila. Next day mo, nakabenta ng 12 sa group A, 10 sa group B dahil may waiting, naging 12 din. Ilang pares ang babayaran? Hindi po 12. 10 lang. Bakit daw ganon? Kasi 10 lang ang maximum na pwedeng bayaran sa atin. Ang kinita mo, 15,000 isang araw. Ito lang yung pinakamalaking binabayaran ng company. Pero may sobrang dalawa dito at dalawa doon. Sa mga bago, saan natin lalagay? Waiting ulit? Hindi na po. Kukunin niya ng kumpanya. Bakit daw? Kasi naka-10 ka na. Lahat ng sobra mo sa 10 sa company naman para hindi siya malugi. Pambayad sa operational expenses ng kumpanya. Nasasanda niya yan? Next day mo, 30 sa group A, 35 sa group B, ilan ang babayaran? 10. Oh, kumita ka ulit ng 15,000 isang araw. Pero may sobra kang 20 dito at 25 sa kabila mo. Saan natin ilalagay yon? Sa company na naman. Kaya palang kumpanya, hindi talaga malulugi sa ganitong negosyo. Nasasanda niya yan? O, papakita ko sa inyo, walang nauna, walang nahuli ha. Si Mami na interest sumali. Dalawang buwan dito ni Mami, malakas ang grupo niya. Friday, nakabenta ng 10 ang grupo niya, 11 ang grupo niya. Ilan pares ang babayaran kay Ma'am? 10. Ibig sabihin, dalawang buwan pa lang niya, inabot na niya yung maximum na 15,000 isang araw. Di ba ang bilis niya? Ako naman po, nauna na ako sa kanya. 6 years na ako sa kumpanya. 50 na benta ng group A ko, 55 na benta ng group B ko, ilan ang babayaran sa akin? Diba 10 din? Pansinin nyo ha, si Mami konti lang nabenta ng grupo niya. Sa akin, ang dami ng binenta ng grupo ko. Pero pareho lang ang babayaran sa amin ng kumpanya. Nasanda nyo? Walang nauna, walang nahuli. Kasi may maximum, hindi po ba? Kayo na, oh, isipin nyo ha, pantay na tayo, 15,000 na. Pareho na tayong 15,000, hindi po ba? Ano maganda doon? Pag ako pala umabot ng 15,000, hindi na ako pwedeng lumampas doon kahit kailan. Kaya kayo na mga bago, anong gawin mo? Bilisan mong palakihin yung group A at group B mo. Pag mabilis naman kayan, magpi-15,000 kayo isang araw. Kapag nangyari yon, pantay na tayo. 15,000 ako, 15,000 na rin kayo. Gusto nyo po ba yon? Yes! Wala nang utangan. 15,000 na tayo lahat. Mangungutang ka pa ba? Kapag yung 15,000 mo, minultiply natin yan sa 5. Bakit sa 5? Kasi everyday, 15,000 ka na. Magkano ka isang linggo? 75,000 ka isang linggo. Lilinawin ko po yung 75 na yan, gross yan. 75,000, babawasan natin ng 10% tax. Yan. Bakit tayo babawas sa tax? Kasi nagbabayad tayo sa gobyerno. Legal po tayo. Ibig sabihin, ang cheque mo po ay 67,500. Bukod po doon sa tax na binabawas, every week na meron kang cheque sa 1.5 yung pares-pares, bibili ka sa kumpanya ng isang kahon. Ang halaga, 577.50. Sabi mo sa akin, Pidel, bakit sabi mo walang kota? Bakit ako bibili ngayon ng linggo-linggo na product? Pag wala pa po kayong cheque, hindi pa po kayo inuobliga na bumili. Pero kapag chumecheque ka na, inuobliga ka na bumili ng kumpanya. Bakit kailangan yun? Hindi po pwede na lahat tayo invite lang ng invite, walang gumagamit ng product. Kailangan may product movement ang kumpanya. Nasanda niyo po yon? Para magtagal tayo, okay? So ngayon, ang cheque mo, 66,922.50. Ito na po yung malinis. Pwede na ba sa inyo yan? Pwede na din. Yung 75,000 mo, multiply natin sa 4 weeks. Magkano ka isang buwan? 300,000 ka isang buwan. Ito na po yung pinakamalaki na pwede nyong kitain dito po sa Vita Plus. Ang tanong, kasya na po ba sa inyo to? Tsagain nyo na yan, hanggang dyan na lang. Katsaga-tsaga na ba yan? Pwede na din, di po ba? Ito po yung buong sistema na ginagawa po namin dito sa Vita Plus. Nasundan nyo po ba? Naintindihan nyo po ba? Parang hindi naintindihan ng iba. Gusto nyo po ulitin ko mula umpisa? Hindi, joke lang si Mami. Joke lang. O, sige po. Naintindihan daw. Malinaw daw ang pinaliwanag. Itatanong ko lang po sa inyong lahat. Pakilakas lang po ang sagot. Okay lang po ba yun? Yes. Okay. Maganda po ba negosyo? Yes or no? Yes. Na-interest po ba kayo? Yes or no? Yes. Pwede bang pakitaas ang kamay yung lahat ng gustong gawin, yung negosyong ginagawa namin? Sige nga po. Yan. Palakpakan natin yung managtaas ang kamay na yan. Ang tanong ko kanina, kung maganda negosyo, yes. Kung na-interest, yes. Nung pinatatas ko ang kamay, hindi lahat ng nag-yes, nagtaas ang kamay. Yung isa nga hanggang dito naabot eh. Bakit kaya hindi maitaas yan? Itatanong ko lang, may problema po ba kayo rito? Yes. Yes ka ngayon. 7,699, ano po yan? Problema ba? Yes. Kasi po, tinignan mong problema. Alam nyo ba yung 7,699, hindi naman problema yan? Ano kaya yan? Solution po yan sa matagal mo ng problema.
Itatanong ko lang, anong pinagkakabalahan nyo ngayon? Anong pinagkakakitaan nyo ngayon? Ilang taon na kayo ngayon? Bakit hanggang ngayon, problema nyo pa rin yung 7699 na yan? Naisip-isip nyo po ba? O eto, mula ngayong gabi na to, ibebet ko kayong lahat. Bilang tayo ng 6 months. After 6 months, balik kayong lahat dito, magre-reunion tayo. Ako na taya, magpapahanda ako. Sigurado ako, after 6 months, magbalik nyo lahat dito? Ito pa rin ang problema mo. Naniniwala kayo? Ang tagal mo na nga dyan eh. Huwag mong baguhin yan, huwag mong dagdagan. Sigurado, after 6 months, problema mo pa rin yan. Pero subukan mo nang mag-Vita Plus ngayon. Sigurado ako, after 6 months, may resulta kayo rito. Bakit ko nasabi? Ako nga, tricycle driver lang, nagka-resulta. Ano kaya kayo? Baka mas mataas ang kalagayan nyo sa akin nung makita nyo Vita Plus. Anong kaya kong gawin na hindi nyo mo magagawa? Meron po ba? Wala. Ibig sabihin ko, ano nangyari sa akin? Pwede din mangyari sa inyo. Ano lang gawin nyo? Try mo lang gawin ang negosyo. Nasandaan? O, eto po, bago tayo magbahiwala, itatanong ko lang. 7699, yung galing sa puso mo, pakilakas lang ang sagot, ha? 7699, malaki, maliit? Oh, malaki talaga. O, sige po. Total naman, ang laki pa ng cheque ko dyan. Hindi ko pa pinapapalitan. Para sa mga nalalakihan, tutulungan ko kayong lahat. Paliliitin natin. Gusto nyo ba yon? Yes! Gusto nyo? Ah, sige, madali naman akong kausap. O, ayan. Okay na po ba sa'yo to, mami? Hindi, joke lang, joke lang. Sa totoo lang, yung 7699 na yan, kaya ko talagang palitin yan. Itatanong ko lang po, yung pinag-uusapan natin ngayon, gastos po ba o negosyo? Kapag negosyo, pinag-usapan, halaga ng 7699, malaki o maliit? Hindi, pati boses mo, maliit na rin. Talaga namang maliit yan, ha? O, sige nga po, ikaw na magsabi ngayon, anong negosyong pwede mong buksan sa halaga ng 7699 na yan? Baseball, pwede. Sa malamig. Load, pwede rin. Hindi po ba? Sari-sari store? Hindi pwede. Sari-sari lang yon, wala ka pang store. Yung paninda mo, nakasabit sa kilikili mo, nakatayo ka sa kanto. Pag may dadaan, bubuka mo lang, bibili ka. Hindi mo kaya magpatayo. Rep nga lang, kulang pa eh. Hindi po ba? Ano pwede? Ano pwede? Ihaw-ihaw. O sige, kailan kakikita ng 300,000 sa ihaw-ihaw mo? Napaihaw na lahat ng daliri mo. Hindi ka pa kumita ng ganyan. Hindi ba? So, ibig sabihin, pag negosyo, pinag-usapan, maliit lang yan. Nalakihan ka kanina kasi tingin mo gastos. Ano ba gastos? Rep, TV, cellphone. Naniniwala kayo, gastos yan? May kilala ka, mami? Bumili TV, yumaman? Napuyat. Bumili cellphone, yumaman? May kilala ka? Nasaksak. Inaago ng snatcher, ayaw bigay, nasaksak tuloy, hindi mo ba? Pero bilhin TV, bilhin rep, bilhin cellphone, gastos lang pala. Bakit nabili? Kasi gusto. Pag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Karamihan nakikita nyo doon sa labas, naghihirap ba o umaasenso? Naghihirap. Saan nyo gusto sumama ngayon? Sa naghihirap ba o sa umaasenso? Umaasenso. Ano ba nagpapaasenso? Yung paraan o yung dahilan? Paraan. Gawa ng paraan. Nagagawa naman ng paraan, ah. O sige, sabihin mo sa akin, Fidel, maganda sana talaga yan. Kaya lang hindi talaga ako sasali sa'yo eh. Ba't hindi ka sasali? Ang ganda ng negosyo ko ngayon, ba't ako sasali? Ano ba negosyo mo? Eto, oh, boom na boom ako ngayon. Ano ba yan? Karinderiya. Kaya lang mga kaibigan at kapitbahay mo, inggitero-tinggitera, nagtayo lahat ng karinderiya sa tabi mo. Ano mangyari sa'yo? Bagsak ka. Totoo ba yan? Yes! Sa Vita Plus, sumali ka. Ito ikaw, oh. Mga kaibigan at kapitbahay mo, inggitero-tinggitera, sumali dito, sumali doon, sumali dito, sumali doon. Ano mangyari sa'yo? 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Kikita ka dito, kuha mo pangarap mo. Di ba ang ganda? Sa labas, pag yung negosyo mo ginagaya nila, babagsak ka. Sa Vita Plus, habang ginagaya ka, oh, pataas ka ng pataas, yayaman ka pa. Sabi mo sa akin, Fidel, maganda sana, kaya lang, parang hindi ko linya yan eh. Meron po ba nag-iisip sa inyo, hindi mo linya to? Normal kayo. Nung makita ko dati, feeling ko, hindi ko rin linya. Alam niyo kung bakit? O layo naman ang manibela sa Malunggay. Oh, alam niyo kung bakit ko nilinya? Ang laki daw ng kitaan, kaya nilinya ko, pinag-aralan ko pa. Sabihin natin dito, si Mayor patawag ng meeting. Si Mayor naghahanap ng volunteer. Kailangan daw ni Mayor ng 50 na tao na magtatrabaho sa kanya. Anong gagawin? Magwawalis ng buong, ang tawag po ngayon doon, street sweeper na. Oh, sosyal na, no? Huwag kayong mag-alala. Ang sweldo, sabi ni Mayor, 100,000 kada buwan. Arawan po yan, pero buwan na nabibigay, 100,000. Sweldo, ha? Itatanong ko lang, 100,000 na sweldo. Mag-a-apply, ma'am, hindi? Hindi pa kayo, si Mamuna. Nakapila eh, uunahan nyo. Mag-a-apply. Ikaw, ma'am, mag-a-apply, hindi. Ikaw, sir. Ikaw po, sir. Ikaw po, sir. Kayo mo, ma'am. Mami kayo, mag-a-apply, hindi.
Yes, ikaw mama mag-apply din. Mami, ikaw mag-apply din. O, isipin nyo ha, may tumanggi ba? Si mami ba, palagay nyo, magwawalis ang kalsada yan? Mukhang hindi nagwawalis sa kanila yan eh. Mukhang social nga eh, hindi ba? Pero bakit mag-a-apply? Ang pinag-uusapan, malaki ang kitaan, marangal naman eh. Hindi po ba? O sabihin natin ganito, wala pa ako sa Vita Plus ngayon. Ibig sabihin, hindi pa ako kumikita ng malaki. Pero may nag-aalok sa akin ng trabaho. Ang ipapasweldo, 100,000 kada buwan. Ano daw gagawin ko? Tagahugas ng pwit nyong lahat. Walang kaduda-duda, huhugasan ko isa-isa yan. Sa umpisa lang ako mahirapan dyan. Pag nagtagal, gamay ko na lahat yan. O, natatawa kayo? Bakit? Magbabago ba ang buhay ko sa 100,000 na yan? Yes! Mapapag-aral ko ba sa letran yung dalawang anak ko kung nag-100,000 ako isang buwan? Yes! O, kaya kahit tagahugas ng punyong lahat, hindi ko tatanggihan? Subukan mong oras-oras dumumi? Oras-oras kitang huhugasan. Nakakatawa. O, sige, tatanong ko lang. Anong trabaho na makakakilala nyo sa London? Caregiver. Anong trabaho ng mga caregiver doon? Tagahugas din ng puwet. Anong kaibahan ng puwet nyo sa mga yon? Social ba o puwet? Bakit hindi ba social ang atin? ano point ko? Bakit sila tagahugas ng puwet sa London? Linya ba nila dati yon? Meron bang bata nang gumraduate ng kinder? Gusto ko tagahugas ng puwet pagdating ng araw. Meron ba ganong pangarap? Wala naman ah. O bakit ngayon merong nasa London tagahugas ng puwet? Hindi naman nila linya. Alam nyo ang sagot? Ang simple lang. Sa London may malaking kitaan. Marangal naman. Totoo ba yan? O sige, sa linyang sinasabi mo ngayon, kumusta ka na dyan kapatid? Nakuha mo na ba mga pangarap mo? Kung hindi pa, nandito Vita Plus, linyahin mo lang, kayang-kayang kunin ang mga pangarap dito. Diba ang ganda? O sige po, total naman napag-usapan din lang ang pangarap. Itatanong ko lang sa inyong lahat, kayo po ba nangangarap pa? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mangarap ngayon. Ito na lang, libre si mundo, pwede mo nang lakihan. Nangangarap po ba kayong magkaroon ng maganda at malaking house and lot? Magkanong house and lot ang gusto mo, ma'am? 5 million. Wow! Sabi mo, 5 million. Parang kinikilabutan sa pangarap niya. Okay lang yan, ma'am. Pangarap nga eh. 5 million. Tama yun. Kaysa naman yung kausap ko po doon sa Cavite. Sabi ko, ma'am, magkanong house and lot ang gusto mo? Alam niyo, sabi sa akin, 75,000, sir. Ano yung house and lot ba yun? Baka nakalagay sa pintuan, welcome. Pagkakatay sa paamot, thank you. 75,000 lang eh. Ano ilalagay doon? Tama na nga yan. 5 milyon, di ba? Eto, masarap pag-usapan. Nangangarap po ba kayong makabili ng magandang kotse? Yes! Ikaw, ma'am, anong gusto mong kotse, ma'am? Pamilyar ka sa kotse, ma'am? Honda. Honda. Okay. Anong gusto? Magano, ma'am? Magano? Alam niyo ba sa Pampanga, nag-talk ako doon, sabi ko, ma'am, anong gusto mong kotse? Lamborghini. O, sabi ko, ang ganda nun ah. Sige, ma'am, spell Lamborghini. Hindi, sir, Kia na lang muna. Sipin mo yun. Pangarap na nga lang, tinipid pa. Magkano? Ma'am, anong gusto mong Honda ba? Honda, yung Honda City ko, gusto mo yon? Gusto mo po yon? Hindi, Civic na lang para medyo mas maganda-ganda. Ang Honda Civic ay nasa 1.2 hanggang 1.5 million. O, gawin nating top of the line, 1.5 million. Kaya lang, ma'am, sedan. Ano ibig sabihin nun? Kotse, maliit lang yon. Ayaw mo ba na mas mahaba ng konti? Kulay black. May kurtina. Bakit? Kayo talaga kuno... Ang, ma'am, ang pintuan dito sa likod pa ganun. CRB, ganun ang pintuan ha. Kayo talaga? Ang akyat mo, ma'am, hindi pa upo, pahiga. Hindi, joke lang, joke. Honda na nga, Civic na nga. Ikaw ano pa sinasabi. O, eto, masarap pag-usapan. Nangangarap po ba kayong makapag-travel? Yes! O, eto po, travel. Yan. Saan mo gusto mag-travel, mami? Sa Divisoria o sa Cubao? Ang lapit naman. Sige, mami, saan mo gusto mag-travel po? Sa? California. Wow, San Diego, California. Nakarating ka na po doon, mami? Na-travel ka ulit? Wow, oh, sige. 2 million, pwede na po ba sa'yo, ma'am? Pati pampasalubong mo pag-uwi? Oh, sarap niyan, hindi po ba? Oo, oh, oh, ngayon, eto masarap pag-usapan. Savings na malaki sa bangko, gusto nyo? Oh, sinong, at asa kamay na may savings ngayon? Ganyan ang Pinoy. Maraming gusto mag-save. Ang problema, wala naman masyadong isa-save, hindi po ba? Bigyan kita ng 10 million savings sa bangko. Okay na po ba sa inyo? Yes! Alam mo po ba na kapag ikaw may 10 million sa bangko, kayo pong lahat na guest namin, kung may manugang ka na ngayon, lahat ng manugang mo, kabati mong lahat, wala kang kaaway. Nakita ka palang sa gate ng bahay ng manugang mo. No, mami, nandiyan ka pala. Ano gusto mo ulang? Pagluluto kita. Kumakain kayo ng tanghalian, magkaharap kayo sa mesa, napautot ka ng malakas. Sabi ng manugang mo, mami, ikaw mutot? Ang bango ha.
Bakit mabango? May 10 million ko sa bangko eh. Magkano pangarap natin? 6.5, 8.5, 18.5 million kapatid. Ito mga pangarap mo, itatanong ko lang sa ginagawa mo ngayon, makuha mo kaya? Hindi. Kaya pala nung pinag-uusapan natin yan, nagtatawanan lang tayo. Bakit? Alam na mo, reality, hindi mo naman kayang kunin to eh. Hindi po ba? Bakit? Reality, alam na mo, ito lang sinusweldo mo. Mangangarap ka ba ng ganyan? Hindi. Kaya mga Pinoy, ito na lang muna ang pangarap ko. Oh, ayan. Para may sukli pa ang sweldo ko. Totoo ba yan? Hindi nangangarap nga ng magandang kotse ang mga Pinoy ngayon eh. Ano pinapangarap ng Pinoy? Kukuha na lang ako ng hulugang motor. Hindi pa kumuha ng Honda. Anong kinuha? Rusi, kayo may sabi niyan, di ako ha? O, anong gawin mo kapatid? Sumama ka sa amin sa programa. Palakihin natin ang kinikita mo para lahat ng mga pangarap na pinag-uusapan natin, kayang-kaya mo nang kunin dito. Palagay niyo, kaya-kaya? Yes, nakaya nga namin eh. O, sabi mo sa akin, Fidel, maganda sana. Kaya lang, wala akong time dyan. Meron po ba nag-iisip sa inyo, wala po kayong time para dito? Meron ba nagsasabi sa inyo? Ganon, walang time? Yes, so wala kayong time. Normal lang yan. Lalo na kung empleyado ka. May empleyado po ba rito? Nag-resign na? Hindi, hindi po kami agay sa mga empleyado. Baka ma-misinterpret nyo. Hindi po kami agay sa mga empleyado. Ang gusto lang namin iparating sa inyo, huwag po kayong magtagal dyan. Alam nyo kung bakit? Wala pang empleyadong yumaman. Totoo po ba yan? Yes, hindi po ba? O, hindi man naghihirap, pero hindi rin ayaman. O, papakita ko sa inyo, ha? Buhay ng empleyado. Mami, baka hindi kayo to. Pero majority ng empleyado sa panahon ngayon, ganito buhay. Sweldo, bayad utang. Sweldo, bayad utang. Sweldo, bayad utang. Totoo yun? Yes. Pamisa-misa, pupunta ka sa London. Loan dito, loan doon. Loan dito, loan doon. Yung ATM mo, hindi mo na makukuha sa laan. Bakit? Di pa nga tapos, nire-renew mo na naman. Ano pinakamalupit na nangyari sa'yo? Nakalimutan mo ng PIN number. Sa tagal mo nang hindi napipindutan yan. Pero empleyado, hindi po ba? Alam niyo mga empleyado, walang financial freedom. Hindi lahat po ha, pero majority. Subukan mo empleyado bagong sweldo, pumunta ng Jollibee. Nung nasa counter, saan nakatingin? Sa kaliwa, sa kanan? Hindi niyo alam kung saan kayo nakatingin, sa kanan yun. Hindi mo tinitingnan ang kakainin mo, ang tinitingnan mo, swak ba sa budget mo? Presyo yun. Nagpunta ka sa SM, di ba lapit lang? Nandun ka sa SM, buklat ka ng buklat doon, nasa damitan ka, anong binubuklat mo? Buklat ka ng buklat, yung sales lady, galit na galit sa'yo. Tupi siya ng tupi, hindi ka naman nabili. Pagdating ng Sunday, magsisimbang pamilya, ano sabi mo sa anak mo? Nakakain na ng marami, baka magutom sa simbahan. Ha? Ba't pinapakain yung anak? Alam na alam kasi yung simbahan, malapit sa Jollibee, makikita ng anak niya. Nakita ka, Mami, Mami, kain tayo doon, sarap doon. Anong ginagawa sa anak? Pinipirot ang tenga, sinasabi ng kumain na sa bahay, ayaw pang kumain. Reality nangyayari. Pero empleyado, ano yun ba? Nangungurot ka din, Mami? Ay, hindi pala. Malalaki na anak ni Mami, kukurutin pa ba yun? Alam niyo mga empleyado, majority, walang time freedom. Totoo hindi? Subukan mo ang empleyado, pag napopromote sa trabaho, mas nababawasan ang oras sa pamilya. Totoo yan, di ba ba? At maraming empleyado din, wala dito ang pamilya, pinadadalahan lang ng pera sa probinsya. Totoo din? Kawawa ka naman, kapatid. Nabibigay mo yung pangangailangan nila, yung quality time, nabibigay mo pa ba sa kanila? Kapatid, yan yung ino-offer sa iyo ngayon ng Vita Plus. Financial freedom, time freedom para sa iyo at para sa pamilya mo. Ma-interest ka lang. Yes! O, tanong ko lang po, palagay niyo, may financial freedom po kaya kami dito? Yes! O, para patunayan yung financial freedom na sinasabi ko, noon pong October, meron akong biniling property. Ito po yon, Mami, ito po yung aking resibo. Ito pong resibo ko, ma'am, ang nakasulat is podcast. Ito po, ma'am. Nakikita niyo, ma'am? Binayaran ko po yan ng October 19, 2011. Magkano binayad ko, mami? 1,120,000. Ito po yung entrance and subdivision na pinuntahan, na binilihan ko. Binili ko po yan ng October. November, December, January, February. After 4 months, ma'am, nagpagawa na ako ng bahay. Inumpisahan po ng February, matatapos po ngayon July. Gusto niyo masilip yung pinapagawa kong bahay? Yes! O, ito po yung pinapagawa kong bahay. Kayo na po ang bahala kung magugustuhan nyo, ha? Yan, ito po ang bahay ko. Ang halaga po nito ay 5 million pesos. Ang lote ko ay 1 million. Magkano na sila? 6 million. Imagine niyo, ha? 6 million, yan po ang halaga ng bahay ko. Pag maalala ko lang dati, wala pa nga po akong 769 nung makita ko eh. Nangutang lang ako sa Bombay para makasali. Palagay niyo po ba, nagsisi ako, nangutang ako sa Bombay?
Wala akong pinagsisisihan. Ngayon po, iba na. O, anong point ko? Di ba financial freedom pinag-uusapan natin? Nagpapagawa ako ng 5 milyong bahay, kasama lote, 6 na milyon. Kaya lang, yung cheque ko ngayon na 700,000, hindi ko pa pinapapalitan. Bakit kaya? Kasi hindi ko pa kailangan. Sosyal, hindi po ba? O, ikaw kapatid, tatanong lang kita, mamaya may emergency sa pamilya mo. May pera ka ba sa pitaka mo? Kung wala, ito po yung pagkakataon mo para mabago ang buhay mo. Nangyari sa isang tricycle driver na katulad ko, posibleng-posibleng pwede din pong mangyari sa bawat isa sa inyo. Hindi po ba? Yes! O tanungin ko lang po sa inyong lahat, kayo po ba nagdadasal pa? Yes! Alam niyo po ba na sa bawat dasal niyo kay Lord, si Lord may dalawang kasagutan yan? Naniniwala po kayo? Yes! Ang sagot po ni Lord sa iyo, yes or no lang. Yes kung para sa iyo yung pangarap mo, no kung hindi para sa iyo yung pangarap mo. Alam niyo po ba sa inyong lahat, napakaswerte niyo. Alam niyo kung bakit? Yung matagal niyo nang ipinagdadasal kay Lord na mabago ang buhay mo, sinagot na niya ngayon. Yeah! Alam niyo po kung bakit? Hindi po aksidente na nandito kayo, nakaupo dyan. Kaya po kayo nakarating dito kasi mahal kayo ni Lord. Si Lord po hindi yan literal. Bakit? Humingi ka ng kayamanan, bukas ng umaga, katabi mo yung kayamanan sa kama. Hindi po ganun. Gagamit po yan ng mga kasangkapan, ng mga paraan. Alam niyo po bang magpapadala pa yan ng angel sa iyo para makarating ka sa hinihingi mo? Yung mga tao po na nag-imbita sa inyo, yan ang angel ng buhay mo. Kaya ka nakarating dito. Imagine nyo, di po ba? Bakit? Isipin nyo, oh. Ako po dati, pinakita din sa akin, kaya po naniwala lang ako. Ano gabi mo? Nakita mo na ngayon, maniwala ka lang, magtiwala ka lang, huwag ka lang magduda. Isang araw, ikaw nang nakatayo rito, nagpapakilala at nagpapakita ng resulta mo. Naniniwala po ba kayo na si Lord may promise po sa ating lahat? Jeremiah 29:11. Sino po may alam ng verse? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. Alam niyo mga kapatid, ang promise sa atin ni Lord, bigyan tayo ng masaganang buhay dito sa mundo. Kaya nga ipinakita sa iyo ngayon ito. Bakit? Yung promise niya sa amin, binigay na. Ikaw po pinakita sa iyo. Maniwala ka lang po sa nakita mo. Alam niyo po ba kung bakit si Moises nasa Bible yon? Di ba karakter siya doon? Alam niyo trabaho niya doon? Alisin ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. Para ito inutos ni Lord. Dalhin yung mga Israelita sa Promised Land. Alam niyo yung Promised Land? Yung may milk and honey? Yun po yung Kanaan. Pag nilakad mula nila yun, mula Egypt hanggang Promised Land, alam niyo po ba kung gaano katagal sila makakarating doon? Lalakarin nila? 11 days, nandoon na sila sa Promised Land. Sa pagkakaalam nyo po, yung narinig nyo dati, gano'ng katagal silang nakarating sa Promised Land? 40 years po bago sila nakarating sa Promised Land. Bakit ang tagal? Pwede palang 11 days lang. Alam nyo kung bakit? Habang bumibiyahe sila at naglalakad po sila, ano nangyari sa mga tao? Hindi sila naniniwala, hindi sila nagtitiwala na igagay sila ni Lord at nagduda sila sa kakayanin ni Lord na makarating sila doon. Kapatid, naniwala kami ngayon kaya nasa Promised Land kami. Baka ito na yung Promised Land ni Lord na ino-offer sa ating lahat at pinangako niya. Anong gawin mo? Maniwala ka lang, pagtulungan po natin gawin yung negosyo na ito. Ito po ang negosyong hindi nyo gagawin mag-isa. Nandito po kami para makatulong nyo, sama-sama natin gagawin yung negosyo. Okay?